Kumusta mga kaibigan? Ako ang inyong nurse at your service, at welcome sa ating bagong episode tungkol sa mga estudyanteng mahilig uminom ng alak. Sa video na ito ay dapat mong malaman ang 10 na advice tungkol sa pagiging responsable sa paggamit ng alak, kung paano ito maiwasan, at mga gawain upang hindi maapektuhan ang iyong pag-aaral tulad ng estudyanteng nag-trending kamakailan lamang. Kung ikaw ay estudyante pa lamang bilang isang nurse, nais kong bigyan ka ng ilang payo kung ikaw ay kabilang sa mga estudyanteng mahilig uminom ng alak. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang mga problema sa kalusugan, problema sa pag-aaral at problema sa school tulad ng pangyayari sa trending video kamakailan. Narito ang ilang mga tips na maaari mong sundin. Number 1. Iwasan ang pag-inom ng alak. Hangga't maaari ay dapat na iwasan ang pag-inom ng alak dahil ito ay walang maidudulot na mabuti at maaari pang makaapekto sa iyong pag-aaral dahil ito ay makakaapekto sa performance ng iyong pag-iisip. Mag-focus sa pag-aaral at iwasan dapat ang mga bisyo tulad ng alak. Number 2. Alamin ang tamang limitasyon. Kung ikaw ay nasa tamang edad at hindi maiwasan ang pag-inom ng alak, mahalaga na maging responsable at magkaroon ng limitasyon sa pag-inom ng alak. Tandaan na ang limitasyon sa pag-inom ng alak ay naglalayong mapanatili ang isang malusog na kalusugan. Para sa mga estudyante, mas mainam na limitahan ang pag-inom maaring sa mga espesyal na okasyon lamang. At dapat na iwasan ang regular na pag-inom upang hindi makaapekto sa mga gawain sa eskwelahan. Number 3. Huwag uminom ng alak during school days. Ang pag-inom ng maraming alak ay maaaring makaapekto sa kakayahan mo na mag-aral at makapag-focus. Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng pagkalito, kakulangan ng konsentrasyon, at iba pang mga problema sa pag-iisip. Hangga't maaari, piliin ang mga araw na walang pasok o walang mga mahahalagang gawain sa eskwela. Number 4. Alagaan ang iyong kalusugan. Ang malusog na pamumuhay ay mahalaga upang mamaintain ang iyong kakayahan sa pag-aaral. Uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang dehydration na maaaring idulot ng pag-inom ng alak. Maaring uminom na lamang ng vitamins sa halip na alak. Number 5. Huwag uminom ng alak habang naggagamot. Iwasan ang pag-inom ng kahit anong alak habang ikaw ay may gamot na iniinom, tulad ng mga antidepressant o antihistamine, na maaaring makasama sa kombinasyon ng alak. At maaaring makaapekto sa iyong pag-iisip. Number 6. Maghanap ng suporta. Kung ikaw ay may problema sa pagkontrol sa pag-inom ng alak, mahalaga na maghanap ng suporta. Makipag-usap sa isang profesional na tulad ng isang guro, counselor, o isang school nurse upang mabigyan ka ng impormasyon at tulong. Maaari kang sumalirin sa mga grupo tulad ng mga nagbibigay ng payo sa mga estudyante na may problema sa pag-inom ng alak. Number 7. Magkaroon ng ibang libangan. Sa halip na mag-inom ng alak, maghanap ng mga ibang paraan upang makapag-relax o mag-enjoy. Maaaring ito ay pag-ehersisyo, pagbabasa, pagsusulat, pakikinig sa musika, paglalaro ng mga laro, o pagsama ng mga kaibigan sa ibang mga aktibidad na walang kinalaman sa pag-inom. Mahalaga na maunawaan na ang pag-inom ng alak ay mayroong mga potensyal na panganib sa kalusugan at pag-aaral. Ang pinakamahusay na payo ay ang maging responsable at magkaroon ng tamang pag-unawa sa mga limitasyon. Number 8. Iwasan ang labis na pag-inom ng alak. Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng mga malubhang problema sa kalusugan tulad ng atay, puso, at ng utak. Sundin ang prinsipyo ng moderate drinking o pag-inom ng may kontrol. Alamin ang tamang sukat ng alak at panatilihing iwasan ang labis na pag-inom. Number 9. Alamin ang mga palatandaan ng problema sa pag-inom ng alak. Mahalaga na maunawaan ang mga palatandaan ng malubhang pag-inom ng alak at pagiging adikto. Kabilang sa mga ito ang pagkakaroon ng kahirapan sa pagkontrol sa pag-inom, pagiging pabaya sa mga obligasyon sa eskwelahan, pagbabago sa ugali at pag-ugali, at patuloy na pag-inom sa kabila ng mga negatibong epekto nito. Kung may mga palatandaan ng problema sa pag-inom ng alak, mahalagang humingi ng tulong mula sa mga profesional sa kalusugan. Number 10. Unahin ang iyong mga akademikong responsibilidad. Ang pag-aaral ay dapat na maging pangunahing prioridad mo bilang isang estudyante. Siguraduhin na maibibigay mo ang sapat na oras at enerhiya sa iyong mga gawain sa eskwela. Iwasan ang mga negatibong epekto sa pag-aaral,
Tandaan na ang kalusugan at pag-aaral ay dapat na ang iyong pangunahing prioridad. Number 11, iwasan ang pag-inom bago ang mga mahahalagang gawain sa eskwela. Ang pag-inom ng alak bago ang mga importanteng gawain sa eskwela tulad ng mga pagsusulit o pagpapasa ng mga proyekto ay maaaring magdulot ng negatibong resulta. Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaaring magdulot ng pagkabahala, kakulangan ng konsentrasyon, at hindi maayos na pag-iisip. Siguraduhin na ikaw ay nasa malinaw na estado ng pag-iisip at malusog na kondisyon bago sumabak sa mga akademikong gawain. Huwag tularan si Tiger na kung saan ay pumasok at nakisip-in sa isang klase ng nakainom. Mahalaga paalala, ang pag-inom ng alak ay mayroong mga potensyal na panganib sa kalusugan at pag-aaral. Ang pinakamahusay na payo ay ang maging responsable at magkaroon ng tamang pag-unawa sa mga limitasyon. A priority ang pag-aaral sa halip na uminom ng alak. Muli, ako ang iyong nurse at your service.